Silipin natin ang bahay ni Jason Galitis. Ang ito yung reception area ng nagaganapin ang kanilang kasal. So, ito yung bahay nila. Hindi pa natitira, no. So dito gaganapin yung reception area. Ito yung style lang kanilang pinto. Saka sensorize. Okay, passcode mode. Ayan. Naka fix glass. Yung pinto nila, ano, ito bakal to. Pininturahan lang siya, kaya kala nyo kahoy. Then, ito ang ginawa namin. Pininturahan lang siya, pinint ng gloss. Then, ito naka reflective blue tinted. Ito yung klase ng bintana, pick glass na ginamit namin sa kanya. So naka ilaw siya, whole light. Then naka brick tiles. So pasok tayo sa loob. Dito gaganapin yung kanyang reception area ng gaganapin yung kasal. So ang kanyang, ito yung pinaka-living area niya. Then, yan, pagpasok mo, then, yung bintana niya, naka-awning type. Lahat awning. Dito. Yan si Jason. Yung magpapakasal ng kapatid ko. So, bahay niya ito. Then, then ito yung ano niya, yung magiging kitchen area, dining area. So itong partition ng wall niya, tubular siya, pero inano siya, doko type kind of painting, doko type siya. So yung ceiling niya, yung sa living area niya, naka center light, pin light, cob light, ito cob light, then pin light. So nag-iiba-iba yung kulay ng pin light niya. Three colors siya. Naka center light. Yan. Dito naman sa kanya ay nakatambol siya. So meron siyang yan, hiwa-hiwalay yung light niya. Yan, three colors din siya. Pwede siyang white, pwede white and blue, pwede siyang white. So yan. Then naka yung taas ng ano niya, nasa likod niya, naka sliding type yung window niya. 798 series din yung taas, naka awning window. So itong sa kanyang dining area, meron siyang pendant light. Then yan, may center light, fill light, then cob light. So yan yung kanyang ano. Then ito hindi pa tapos. Ito yung kanyang bar counter. Naka center light. Ito yung pinaka naka-tracking light siya. Track light. So, kung lalagyan pa namin siya ng aluminum cabinet, so, hindi ba nagagawa? Ito yung control ng light. Sa yan. So, ito yung kanyang lababo. Yan, hindi pa tapos. May isa siyang kwarto dito sa baba. Isang bedroom para sa mga matatanda na makapanaked. Ito yung hindi pa tapos. Ito yung laundry area. Then sa ilalim may CR. Yan. Panig tayo sa taas.
So, ginawa namin dito, naka-stainless kami. 304 siya. So, ayan. Naka-stainless 304. Hindi siya, alam mo, naka-pendant light siya. Center light. So, two-way. Pwede mo yung light dito, pwede mo pati-switch dito. Pwede rin doon sa baba. So, meron siya dito kwarto na yan. Ganda ng reception niya. Yan, naka-center light, fill light lang siya. So, ito yung bedroom niya. Two bedroom lang dito sa taas. So, naka sliding window siya. Ito yung 900 series. Kaya medyo malaki. 900 series. So, paluwag din. Meron siyang terrace dito sa ibabaw. Naka wall light siya. Then, span drill. May light. Yan, naka wall. Then, meron siyang railings na painted, spray painted. Parang doko type siya. So, yan, ganun. So, hindi siya basta-basta magagasgas. Yan, ito yung kanyang sliding window, 798 series. Sliding window. Yan, naka-awning window sa taas. Yan, kumainit para pasok ang hangin. Then, punta naman tayo sa area. Tignan natin. Punta tayo dito sa kanyang living area sa second floor. So, ito siya. Ang living area niya naka ganun din. Hob light, center light, three light siya, nag-iiba-iba kulay. Then pin light. So ano yung pin light niya? Then yung klase ng bintana niya dito 798, naka 4 panel. Then awning sa taas. Then dito sa papunta niya sa binaligtad namin yung blue, yung glass niya, sliding window. So ang blue nasa loob, sa labas ang tinted. So ang door window niya ay naka 900 series. Yan. Naka cob light, center light ang terrace niya, naka pin light. Then naka railing siya rin siya dito. Yan, naka wall light. So may ilaw siya ng center light. Yan, gusto maliwanag. Yan, may iba-iba yung ilaw niya. Yan, so warm na warm. Naka-railing siya. O, tubular din siya, pero painted siya. Na para siya naka-duko type. So, maganda pagkakapintura niya. So, spray type ang ginamit namin dyan. So, yung terrace niya dito, nakatambol. May dalawang pin light sa dalawang dulo. So, nakadesign siya, naka-span drill. So, may ventilation. Yung mga butas-butas ventilation siya. Okay.
Punta tayo sa master bedroom. So, ganun, electronic lock siya. May password, so naka pin light, center light. So, pin light lang siya, puro naka 3 naka awning type window. Bawat bintana niya pahaba. Yan. May aircon. So, nagkakabit din kami ng aircon. Nagre-repair din ng aircon at nag-install ng aircon. Oh, so, ito yung shower room niya sa taas. So, ang ginamit namin door mas ay YP200 Alcoframe. YP200 yung wall niya. So, naka-Samsung handle. Ang frame niya ay so, makapal. Naka-Alcoframe. Then, ayan. Ito yung kanya shower room. Naka- shower enclosure. Yan. Naka hot and cold water. Shower. Yan. Naka exhaust fan. Connected siya sa light. Siya kung gusto mo ay naka blue lang yan para yan naka ilaw para warm ang dating pwede siya. Pag sinara mo siya, ako sa gabi sasara. Okay. Ito yung dito dadausin yung wedding ceremony ng kapatid ko. Wedding reception area. So, bawat kwarto, bawat place, may mga table. Sa master bedroom na doon yung special guest. Dito yung iba. Yan, ito yung ginawa namin. Kagagawa ko lang. Kaistore ko lang kanina yung stainless 304. So, may kulang. Yan. Huwag ito yung reception area, yung table area na mag-asawa. Yan ang pangalan na Jason and Robelin. Yan. So. So, tama lang yung kanilang bahay para sa reception. Nagaganapin para bukas. So, pwede mo siyang patayin dito. Yan. Pwesta tayo. Then, pwede pa tayo yung ilaw.